Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagdiliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Isaak ay matanda na at halos di na makakita. Kaya't ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagandang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman. Saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman kong ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau, pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pakakain ko'y babasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika anak,
at hagkan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naaamoy nito ang kanyang kasuotan kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad, ay samyo ng kabukirang ang Panginoong ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo'y ikaw na may makaranas. Nang saganang pag-aani at alak na masarap, bayaan ang mga bansay, paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang, sila nawang sumumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok. Upang doon mananambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang puon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay narapat na papuri. Siya rin ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang puon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyosan naglipa na. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan kung anuman kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit.
Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Bagamat maiksi ang Ebanghelyo sa araw na ito, ito naman ay nahati sa dalawang talinhaga or parable. Ang unang parte ay tungkol sa lalaking ikinasal. At ang ikalawa ay tungkol sa lalagyang alak. The old versus the new wineskin. Ang mga alagad ni Juan Bautista ay nasanay sa pagsunod kay Juan Bautista na palaging nag-aayuno. Ang mga Pariseo ay ganun din. Kumbaga parang itong dalawang grupo na ito ay go beyond what is dictated by the law of Moses. Kumbaga parang isang beses lamang sila dapat mag-ayuno sa loob ng isang taon. Ginawa nila itong palagi at dinagdagan. Kaya tuwing Lunes at Martes, idinagdag nila dun sa pag-aayuno bago pa mag-Sabado. Kaya ganun na lamang ang gulat ng dalawang grupong ito nang makita na ang mga alagad ni Jesus o mismong kasama si Jesus ay walang pag-aayuno. Bakit nga ba? Eh kahapon kasi nakita ng mga Pariseo kung papaanong si Jesus at ang mga alagad ay nakikipag-inuman sa bahay ni Mateo na kaniyang tinawag at sinabing sumunod ka sa akin. Maraming okasyong palaging nagiinom at nagkakainan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kasal ay simbolo ng kaharian ng Diyos. Ang kasal ay simbolo ng pakikipagtipan. Ang kasal ay simbolo ng covenant between God and His people. Kaya ginamit ni Jesus ang talinhagang ito upang ipakitang ang tunay na kahulugan ng kasal ay ang kasama ako dahil minamahal ko ang aking simbahan. Kaya nang sinabi niyang kapag wala na siya, tsaka pa lang sila mag-aayuno. Ibig sabihin po ay yun nung siya ay ipinako na matay sa krus at ito ang paraan kung papaanong ang kanilang kalooban ay mag-ayuno at umasa sa Diyos at sa guro na kanilang sinusundan. Ipinakita ni Jesus sa unang bahagi ng Ebanghelyo na kapag kasama natin ang Diyos, kapag kasama natin ang poong Jesus Nazareno, palaging naroroon ang galak at naroon ang pagbibiyaya ng kaniyang presensya. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ay madali nating maunawaan. Madali pero hindi ganun kasimple. Sa Tagalog, meron tayong kasabihan. Yung ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ayan. Galing yun sa minsan sa mga katuruan ng mga matatanda. Yun bang pagpapakita na kung sino ka ngayon is because of your past. Di po ba yun yung kanilang ibig sabihin?
Pero kung ating susuriin ang mga katagang yan, pwede mong itanong, depende sa pinanggalingan. Dahil hindi lahat ng pinanggalingan mo ay ituturo ka sa tamang pupuntahan mo. Ibig sabihin, maraming options, maraming choices na itinuturo ang mundo. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, ipinakita ni Jesus na hindi aangkop ang luma sa bago. Hindi aangkop ang bagong alak na ilagay mo sa lumang sisidlan dahil hindi ito magbibigay ng tamang lasa. Kailangan bagong alak sa bagong sisidlan. Ipinapakita ni Jesus na ang kaniyang presensya ang bagong sisidlan. Ipinapakita ni Jesus na siya ang mukha ng bagong covenant o pakikipagkasunduan. He fulfilled the old covenant. Ang lahat ng mga nasa lumang tipan ay tumutukoy sa kanya upang mamuhay tayo sa bagong tipan. Ano ba ang bago kay Jesus? Ang bagong ibinibigay ni Jesus ay ang biyaya ng palagiang pagbibigay ng puso't diwa sa kaniyang mga kautusan. Hindi katulad ng mga Pariseo at Eskriba na sila na lamang ang nag-iinterpret ng batas. Sila lamang ang nasusunod sa kanilang interpretation. Pero nang dumating si Jesus, binigyan niya ng bagong interpretasyon ng batas upang sa kaniya ang fulfillment of the law ay mangyari at siya ngayon ang ating batayan ng pamumuhay at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya po tayo ay palaging pumapasok sa pagpapanibago. The sacrament of baptism is always a renewal. Pagpapanibago palagi ng ating pagtugon sa Diyos. Pagpapanibago ng pananampalataya, pagpapanibago ng pag-asa, pagpapanibago ng grasya o biyaya, palagian, sapagkat ang tunay na kahulugan ng pagsunod kay Jesus ay pagbabago ng buhay araw-araw. Babaguhin natin katulad ng bagong sisidlang balat. Babaguhin ang sarili sapagkat ang biyaya ng Diyos kailanman ay hindi maluluma at hindi mababago dahil palagian ang pagbabagong anyo pag ikaw ay na kay Kristo. Kaya minsan, atin ding suriin kung nasaan na ang antas ng ating pagbabago sa pagsunod sa Diyos. Baka po hindi angkop sa atin yung kasabihang Pilipino. Dahil marami sa ating nakahawak pa sa lumang hindi tumutulong para ikaw ay maging bago. Marami sa atin ang nakatingin pa sa nakaraan na hindi kayang baguhin kung ano ang iyong kasalukuyan. Kailangan nating magpanibagong sisidlang alak upang tayo ay magkaroon ng panibagong biyaya at pagpapanibago ng buhay. Ang kahapon ay natapos na. Ang kahapon ay hindi na muling babalik pa. Ang mahalaga kung ano ako ngayon at ang pagpapanibagong gagawin ko para hindi ako kapareho ngayon sa bukas
nadadatnan ko. Sapagkat ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos ang siyang nagpapanibago sa landas ng ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at ang mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ng walang kupas na lengguahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwan ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo,
O sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis na pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
pinapaalala sa mga nagsisimba. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng mesa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladana nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nazareno, nilulwalhati ka namin.